So, hello guys. Magandang araw sa inyong lahat. Ano? Bali, welcome back sa channel ko. Bali, medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapagawa ng video natin. Kasi medyo busy. Tsaka, maliban dyan, hindi tayo palaging nandito sa bahay. Bali, umuwi lang ako ngayon kasi maraming tumatawag sa akin na magpapaayos ng mga TV. Tsaka, may pagdating ko dito, meron pang washing machine dyan sa labas ng bahay namin na hindi ko alam kung kanino. Pero hindi ko pa ginawa kasi hindi ko pa naman alam kung kaninong washing yan. Kaya lang, nandyan na yan eh. Gagawin ko na lang yan. Bali, may pinuntahan kasi kami. Nagbakasyon kami sa bayan ng asawa ko. Bali, ito guys. Meron tayong gagawin ngayon. Bali, ito yung brand niya. Top 22 inches siya guys. Bali, ang sabi nito ng may-ari, wala siyang power. Kahit yung red o yung standby indicator dito, eh wala. Bali guys, bubuksan natin to. Pero bago ang lahat guys, baka pwedeng pa-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Pa-like na rin ang video na to kung magugustuhan nyo. At saka pa-hit ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na upload to guys. At saka pa-share na rin guys. Sige guys, buksan ko muna. So, bali ito na siya guys. Bali, try ko munang i-plug in. Bali, ito yung plug niya. Pa-plug in ko na lang muna siya para makita natin. Ayun, wala nga siyang power indicator. Wala namang switch na iba to. Bali, pag nakasaksak na to, magla-lights ka agad yung red na power indicator niya guys. Kaya bubuksan natin to guys. So, bali ito na siya guys, no? Bali na unscrew na natin lahat. Lahat ng screw, bali natanggal ko na. Bali, yung model nito, ayun, 8005 HD, bali 22 inches LED TV. Top yung brand. Model niya is 8005 HD. Bali, yun yung model number. Bali, dito tayo magbubukas sa harap. Balita na siya guys. Tinanggal ko na lang ko na rin yung LCD panel niya. Tatabi ko na rin ulit. Bali, unang i-check natin dito, ito yung power supply niya. Tapos kung meron siyang 12 volts, dito na tayo magfo-focus sa mainboard. Pero pag ganito, walang standby power, baka dito pa lang wala na. Sige guys, magbo-voltage check muna tayo. Bali, naka-plug in na rin siya guys. Bali, so magsusukat tayo dito sa primary. Ayun, bali, meron lang tayong nasukat, millivolts. Bali, wala siyang supply dito sa primary. Baka yung fuse nito putol na. Ayun oh. Wala tayong nasukat na voltahe dito. Pero, nilipat natin siya sa AC. Kung meron siyang pumapasok galing sa plug natin. Sa outlet. Try natin. Kung meron siyang, merong pumapasok. So, bali, ayun. Meron tayong nare-reading na 210. 210 lang. Pero, depende. Naka-inverter kasi tayo, guys. Nasa solar tayo nakakabit. Pure sine wave naman yung ginagamit natin dito sa bahay. Naka-solar setup na rin kasi kami dito. Bali, bubunutin ko na lang yung plug. Tapos, che-check natin yung fuse kung putol. Tapos, che-check natin yung regulator niya mismo. Bali, tatanggalin ko lang yung nakascrew dito. So, bali, wala tayong nasukat kanina na 300 volts sa primary. Doon sa kapasitor. Bali, hindi na tayo magpo-proceed
sa secondary. Kasi pag walang primary, wala ring secondary. Bale, ayan. Bale, sa mga ganitong board kasi, yung supply nito, 12 volts. Mga board na ganito. 12 volts lang yung supply. Pwede itong gamitin sa sasakyan. 12 volts lang to, guys. Bale, ayan. Yung nakalagay. 12 volts. BL adjust. Tsaka ground. Yung nakalabel dito. Pero, mapapansin nyo, wala siyang nakajumper lahat. Bali 12 volts at saka ground lang yung connection dito. Bali wala tayong nasukat na 300 volts dito sa capacitor kanina. Kaya ang unahin natin dito na i-test yung natin yung fuse. Tapos pagka na-test na natin yung fuse, magte-test tayo sa regulator niya. Tapos dito tayo sa fuse. Ito. Ayun, wala. Pag dito, okay naman. Pero yung galing dito sa kabila, fuse yan, papunta dito. Sa kabila. Tapos, meron yatang kapasitor dyan. Ayun, bali wala siya, guys. Wala. O ito. Wala siyang continuity. Bali yung fuse nito, nadali na. Pero, hindi naman... Hindi natin basta-basta papalitan na lang yung fuse na hindi tayo nag-check dito. Kasi hindi naman hindi naman puputok yung fuse pag walang dahilan. Kaya dito muna tayo. Che-check ko lang yung regulator nito. Bali, ito yung regulator niya. So, bali, ayan. Ayun. Bali, good naman yung regulator niya. Wala, hindi naman shorted. Hindi naman nag-buzzer yung tester natin. Wala naman tayong nare-reading na short dito sa regulator. Bali, yung titest natin dito, yung diode. Yung mga diode dito. Apat na piraso to eh. Bali. Ano bang number nito? Teka lang guys. Che-check ko na lang muna kung ano yung problema dito sa diode. Ayun. Shorted na yung dito pa lang. Short na to. Short na kagad yung diode na ito. Ito siya guys. So, bali ito. Ayan. Short na. Lilipat natin dito. Okay. Tapos, babalik ta rin natin. Dito sa kabila, okay pa rin. Pero ito, oh yun. Short na oh. Baliktaran na yan guys. Oh. Tapos, dito sa kabila, yun, wala. Wala rin. Ayun. Dito sa negative side short din. Bali lahat ng diode na nasa negative side ng kapasitor natin, bali yun yung short. Bali ito negative side ng kapasitor to. Bali ito yung diode niya. Tapos sa kabila ganun din, dito rin. Kaya magche-check muna tayo dito sa mga diode nito. Ito muna unahin natin. Tatanggalin natin tapos i-check. Pero kung nandito tayo sa kapasitor, mag-check. Ayun. Hindi naman siya shorted yung kapasitor. So ibig sabihin nito, kaya naputol yung diode, yung fuse natin sa diode lang. Nag-short yung diode natin. Nag-short circuit na siya. Ayun oh. Kita nyo. Tatanggalin natin yung dalawang diode na 'yan kasi meron na siyang buzzer. So, bali, ito na siya guys. Mainit na yung soldering iron natin. Bali, ito yung na-test natin kanina na short dito sa negative side ng diode. Tapos, yung kapasitor pala nito, ayan, tatanggalin ko na rin yung kapasitor guys. Bali, ito siya. Tatanggalin ko na lang din to. Ayan o. Bali, kalawang na yung, ayan o. Kalawang na siya guys. So, oh, oh. Parang matatanggal na. Ayan siya guys. Na ano na natin, tatanggalin ko na lang siya sa board. Ayun.
Bali, ito na siya guys. Test ko na muna yung diode. Continuity test. Bali, nasa ano yung tester natin. Hindi siya naka-continuity. Ayun. Ayun, nag-buzzer na siya. Continuity na siya. Ayun. Ayun. Bali, shorted na talaga guys. Kahit anong mangyari, oh. Oh. Bali, balik ta rin natin. Shorted na. Kung hindi man siya, kung hindi tayo sa continuity test, kung gagamitan natin ng basta gagamit tayo ng mag-test tayo ng resistance, zero na to talaga. Ayan o, bali babalik ko na lang siya, bali na sa continuity test tayo, bali naka-buzzer. Ayun. Bali lalagay ko dito sa kabila yung positive test rod. Ayun o, 0 ohms. Tumataas, 1.6. 1.6 ohms guys. Balik ta rin natin. Oh, ayan o. Oh. Oh. 1.4, 1.5 ohms. Bali, short na po talaga to. Mabuti na lang guys. Merong fuse. Di, fuse ang bumigay. And guys, bali, papalitan ko lang muna yung diode at saka yung capacitor. Papalitan ko na lang din yon. Tapos, dudugtungan natin to, ilalagyan natin ng wire na bali kahit dalawang hibla lang, mamaya lalagyan ko to, tapos tatry natin kung okay na siya. Ayun o, dito sa positive side ng capacitor natin kanina, ayun, wala namang short. Oh. Oh, wala. Kahit dito sa ano natin, sa capacitor mismo, sa line ng capacitor kanina. Oh, ayun. Bali, papunta to sa regulator natin. Ito yung regulator niya, guys. Hindi nyo makita yung tester natin, pero naka-buzzer naman siya. Ayun. Ayun. Maririnig din ba yung buzzer, guys? Ayun, bali, ito. Tsaka, ayan, oh. Ito yung regulator niya. Ayun, oh, wala. Wala siyang, hindi siya nagbabas, bali hindi naman siya short circuit. Wala tayong nare-reading guys. Bali yung ito, yung tinest ko na nag-buzzer kanina. O yun, bali yun siya guys. Jumper. O, papunta dito sa diode. So bali, papalitan ko na lang muna yung diode at saka capacitor guys. Maghanap lang ako. So, bali ito na siya guys. Bali, nakahanap na tayo ng kapasitor. Bali, ito lang yung nakita ko. Bali, 400 volts, 22 microfarad lang. Kasi wala na akong nahanap na ganito kalaki. Bali, ito yung 47 microfarad. Pero okay lang naman, may basta yung voltage is hindi siya bababa sa 400 volts. Kunti lang naman diferensya guys. Wala na akong mahanap kasi yung nandito na mga kapasitor ko is yung filter cap ng CRT TV, yung mga malalaki. Eh, baka hindi na magka-shear dito sa board. Dito sa ano niya, baka hindi natin mabalik yung panel niya. Ay, ito lang yung kinuha ko. Tapos, maiksi pa yung paan niya. Bali, galing to sa DVD player. Filter cap ng DVD player, guys. Bali, ito lang yung kakabit natin dito na filter cap niya. Tapos, dinugtungan ko na lang yung paan niya para medyo mahaba. Ayun, bali, yan na siya, guys. Bali, iinang ko na lang muna to. Tapos, susunod natin yung diode. So, bali, napalitan na natin yung diode at saka capacitor, guys. Bali, yung susunod ko is yung fuse niya. Bali, ito yung gagamitin natin, guys. Isang hibla. Bali, dodoblihin ko lang siya.
Oh. Yun, bali parang fuse na rin siya. Kung magka trouble man, kung magkaroon man ng short dito, bali mabilis na rin siyang mapuputol. Bali, ayun na siya guys. Ulitin natin yung ginawa natin kanina na nag-test tayo ng continuity test. Ayun, nagbabuzzer siya guys. Ulitin natin. Ito, bali dito tayo sa negative side. Kanina, ayun, wala na. Balik tayo natin, wala rin. Dito sa kabila, wala rin, short. Sa kabila, wala rin. Dito, sa diode na to, wala din. Dito, wala din. Dito sa capacitor, wala. Balik tayo natin, magbabuzzer yan, pero sandali lang. Yun. Balik tayo rin ko ulit. Yun. Ibig sabihin, good naman yung regulator natin. Pero, try ko muna guys, napa-plug in para malaman natin kung meron na siyang secondary. Kung meron na tayong masusukat na voltage dito sa primary. Kung magkaroon ba siya ng 300 volts. Meron na tayong na-reading na. Meron ba? Meron na tayong na-reading na 312. Bali, dito na tayo mag-focus ngayon sa secondary. I-test natin ngayon kung ilan yung, kung meron ba siyang secondary output. Yung secondary voltage. Ayun, 12.1. Meron na siyang 12.1 guys. Ayan o, 12.1. Bali, try natin ikabit yung mainboard niya. Kung mag-iilaw ba yung ito, yung standby indicator niya. Kung iilaw. Ayan na nga. Bali, pa-plug in ko siya ulit. Para makita na natin kung meron na ba siyang standby indicator, yung power indicator niya, kung meron na yun. Umilaw na siya guys, kung nakikita nyo. Yung kulay red dito. Ayan o. Ayun. Sigurado ako nag-oscillate na siya kagad. Hindi ko pa napindot yung power. Power button niya, pipindutin ko sana kaso biglang nag-blue. So, ibig sabihin yan, nag-oscillate na yung mainboard. Bali, magsusukat tayo dito sa LVDS niya kung merong supply. LVDS cable natin. Magsusukat tayo guys. volts. Bali, 5 volts. So, bali, ito na siya, guys. Lalagay na natin yung panel, yung una kong kakabit, yung backlight niya. Bali, pa-plug in ko na lang siya, guys. Ayan, bali, umiilaw na siya. Pindutin ko yung power button. Ayun, kahit hindi. Pipindutin ko pa lang sana. Ayun, lumabas na yung top. Tapos, it's DMI sa taas. No signal. So, bali, yan na siya, guys. Nakabit na natin lahat. Na yung stand niya, yung mga screw. Nakascrew na lahat. Bali, pa-plug in ko na lang siya ulit. Ayan. Bali, umiilaw yung LED indicator niya. Tapos, nagpa-power on na siya kagad. Ano siya guys? Bali, nilagyan ko na siya ng DVD player natin. Yun. Ayan o, may ilaw na. Yun. Bali, okay na yung TV natin guys. Bali, gumagana na siya. Okay naman yung display. Wala namang problema. No, wala namang problema guys. So, bali, maraming salamat guys sa panonood nyo. Hanggang dito na lang guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pwedeng pa-subscribe, like, at saka hit ng notification guys para updated guys mga bagong video na upload guys. Sige guys, maraming salamat sa inyo guys.